Saka nakakagulat, nakakagulat mga kamonggi, no? Talagang nakakabuo sila ng kwento, makasira lang sila ng tao. So tayo naman mga kamonggi, hindi tayo masisira sa ganyan. 'Di ba? Ano 'yun? Mananalangin daw. Nananalangin daw. Una, kasalanan ng mga vlogger, maniniyot, kaya may sumisemplang diyan. Kasi nga doon nagpapasikat dahil sa camera. Hindi sila nagpapasikat. Dahil sa camera, nagpapasikat talaga yung ilan-ilan dyan. Dahil gusto lang talaga nila mag-racing-racing. Dahil sa natutuwa silang magka-kurba-kurba sa mga curve na yan. Gusto nila bumangking-banking dyan. So, nadadala sila ng kanilang kasabikan. Kaya ayun, pag napapasobra, sumisemplang. So, hindi kasalanan ng maniniyot at vlogger yan. Sila ang gusto magpasikat dyan. Saka oo, totoo. Diba? Pagka babanking-banking sa public route, yung ilan-ilan dyan mga kamonggi, hindi ka pinapanood nyan para dahil sa magaling ka bumanking. Yung iba dyan, aabangan ka lang magkamali. Totoo naman eh. Diba? O pero alam mo na pala yung ganong kwento na inaabangan ka lang magkamali, eh bakit mo pa gagawin to? Bakit mo pa kailangan magpasikat? Ha? Ang karangalan mga kamonggi, masarap tumanggap ng ganyan pero ilagay natin sa lugar. Masarap tumanggap ng karangalan sa racetrack, ayan. Huwag natin ano, nakakalungkot lang kasi gumagawa na sila ng kwento na talagang pinagdarasal. Hindi, pangit yan ganyan kasi magkakaroon ka ng ano eh, kasalanan sa itaas niyan. Kasi bakit mo nga naman ipapanalangin na may manyaring masama sa tao? Huwag ganun. Hindi totoo yung ganung kwento. Ah, hindi kami nga hindi masama ang tingin namin sa mga nagra-racing diyan sa Marilake. Alam din naman namin 'yan. Nasasabik talaga sila sa kurbada. Kasi pinagdaanan namin 'yan eh. 'Di ba? Pero sana gusto ko lang din malaman nyo, maisip nyo na magmalasakit kayo sa public road kasi hindi lang tayo ang gumagamit niyan. Kapag meron tayong napahamak na ibang tao, mas nakakalungkot, may nadami tayo, may nasaktan tayong ibang tao. Maganda, yun lang masasabi ko mga kamonggi. Nagugulat ako eh, nagugulat na lang ako sa mga basher ngayon. So talagang nakakagawa na sila ng mga ganyang kwento, no, na manalangin daw, nananalangin daw. Hindi totoo yan kasi ang Diyos, mahal tayo ng Diyos, hindi luluubin ng Panginoon na ganyan na may manyaring masama sa tao. Diba? Tayo ang maglalagay sa atin sa sarili natin sa safe. Tayo maglalagay sa sarili natin sa kapahamakan. Huwag natin isisi sa ibang tao. Ha? Yun ang pangit na mindset ng ano eh, ng ibang tao. Hindi ko nilalatin yung pangit na mindset na kapag may nangyaring masama sa iyo, hindi maganda maghahanap ng masisisi. 'Di ba? Pangit yung ganun eh. Ikaw yung naglagay sa sitwasyon na mapahamak ka eh. Malagay ka sa peligro tapos isisisi mo sa ibang tao. Sinasabi ko lang, hindi naman ako ano, bahala kayo dyan. Kung gusto nyo parang ipilit na pinapanalangin namin na ganyan, eh bahala kayo, eh kayo lang din eh mahihirapan at maluloka kakaisip nyan. So mga ganong kwento, eh wag natin paniwalaan nyan. Diba mga utak, ano, talangka na lang ang mag-iisip ng ganyan. Kahit naman ganun yung content natin mga kamonggi, eh hindi naman tayo ano sa tao eh. Wala akong ano sa tao. Kasi ako, ano ako eh, pinalaki ako ng magulang ko ng ano, ng maayos, kaya hindi tayo ganyan. So nakikita nyo sa look natin, marami tayong tato sa ano, pero hindi yun sapat para pahusgahan tayo ng mga tao niyan na sabihin na pinapanalangin. O hindi, huwag tayo maniniwala sa mga ganyang kwento. At ako ay nagpapasalamat pa rin sa mga basher natin sapagkat isa sila sa dahilan kung bakit tayo napapansin at umaangat sa buhay. Ayan. Hindi ko naman sinasabing umangat na ako pero iyan yung magiging tulay natin. Diyan ako kumukuha ng kalakasan sa mga basher at sa mga supporters natin. Maraming salamat sa inyo. So yun lang mga kamonggi, gusto ko lang din sagutin yung mga ganun kasi marami nagsesend sa akin ng screenshot eh na ganun daw eh. So maraming salamat sa mga sumusuporta dyan. Ayan. So
pinansing sinagot ko lang yun dahil gustong marinig ng mga supporters ko kung ano yung masasabi ko dun sa inaakos sa atin na ganyan nga. Kita-kits mga kamonggi, good vibes lang, chill ride lang, walang makakabawo sa kapugian natin yung pagiging chill ride lang, di ba? So intindihin natin yung ano, yung mga kasabay natin sa kalsada, o isipin na lang natin maging safe tayo, ingatan natin sarili natin para hindi tayo mapahamak. Kasi kung minsan pag nagkamali tayo sa kalsada, kung sakali may madamay tayo, nakakalungkot naman. Respeto na lang sa rules na ginawa sa public road at sa ating mga kasabay sa kalsada. So yun lang mga kamonggi, maraming salamat, kita kits sa susunod natin vlog. Ayan, paalam.